Alam nyo ba? Ito sa alam nyo ba, ituturo namin mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo na, ituturo namin ito ng bonggang-bongga. Makinig lang ho kayo sa araw na ito. At ang ating segment ngayon, sa alam nyo ba, na ituturo natin ay all about intermittent fasting. Yan, kasi nga sabi nung masyadong sumikat ito, itong iba't ibang uri ng fasting, ano ba yung maganda? Ano ba yung pinaka-effective para mabilis bumaba yung mga timbang? Yung iba naman, yeah, hindi naman talaga gusto magpapayat, pero maging gusto lang maging pumasok sa healthy weight limit nila, yon, na tinatawag na BMI or body mass index. Sige, Parikoy, umpisa natin. Dito maraming paraan para mapababa ang inyong timbang. Mayroong natural na paraan at mayroon din namang ginagamitan ng siyensya. Aha. Ilan sa mga natural na paraan para mapababa ang timbang ay ang tinatawag na diet at fasting. Aha. At ang isa sa pinakapopular na paraan ngayon ay tinatawag na intermittent fasting. Ano nga ba ito at paano ito ginagawa? Effective nga ba ang paraan na ito para mabilis bumaba ang timbang na ma-achieve ang beach body na inaasam-asam nyo? Ang intermittent fasting ay isang eating pattern na kinapapalooban ng regular, maikli at mabilis ang pagkain ng kaunti o wala talagang pagkain. Naku! Iba't iba ang paraan ng intermittent fasting at ang ilan sa kilalang paraan ay ang mga sumusunod. Ito, oh, merong iba-iba ha. Pag sinabing intermittent, kailangan alam nyo anong method yung sinusunod nyo kasi baka paghalu-haluin nyo, habi, ang hirap, hindi ko kaya. Yes. So, pakikita namin ano-ano yung mga types of intermittent fasting. Meron tayong tinatawag na 16-8 method. 16-8. Okay, ano yan? 16-8 method. Ito ay ang pinakasikat na style ng fasting para mapababa ang timbang. Ang parang ito ay pumipigil sa pagkain at pag-inom ng mga inuming matataas sa calorie sa loob lamang ng 8 oras bawat araw. So ito ay pumapasok doon sa 8 hours na iwasan ang mga pag-inom ng mga beverages na may matataas na calorie. At ang susunod na 60 na oras na ito ay hindi na maaring kumain. So after ng doon sa pag-inom, pag-iwas sa pag-inom na matataas na calorie, ikaw daw po ay hindi nakakain sa loob ng 16 oras na kasunod. Ito ay tinatawag na time-restricted feeding or TRF model at sinasabing flexible din. Magagawang pumili ng nagda-diet ng 8-hour window na gusto niya para kumain. Ang paglilimitang ito ng oras ng pagkain ay nagriresulta sa pagbaba ng timbang at ng blood pressure. So ito merong 8 doon sa tinatawag nating pag-inom ng matataas na inumin ng mga calories and then 16 hours naman na hindi kayo kakain sa loob ng 16 hours sa loob ng isang buwan. Yun naman po yung TRF. So medyo ano to? Medyo kailangan maging ano tayo, aware tayo doon sa oras na ibinibigay nitong 16-8. Kaya po tinawag na 16-8. Yung 8 sa pag-inom ng mga matataas na calories na hindi nyo kailangan inumin at after the 16 hours naman na hindi kayo, during the 16 hours hindi kayo pwedeng kumain. Yun. Kaya 16-8 siya. So yan yung method. Marami nang gumagawa nito. Ito, isa to sa pinakasikat na maraming sumusubok ngayon. Lilinawin natin, lahat ng itinuturo namin, kung kayo ay pasyente, you ask your doctors if you can do this. Kasi merong mga pasyente na hindi uubra sa mga fasting-fasting. Tandaan ha, hindi ito para sa lahat. Hindi ito para sa lahat. Kung meron kayong medical condition, you need to ask your doctors if you are allowed to do such fasting. Yan. Okay, next. Yan. Next method. 5-2 method. Uy, ang liit lang niya, 5-2 lang. Malay. Ito para sa mga ang height ay
5-2. Hindi. Ano yung 5-2 method? Okay, ang method na ito naman ay tuloy-tuloy na limang araw, 5. Limang araw, dire-diretso lang. Na normal na pagkain, at ang susunod na dalawang araw ay pagbabawas ng calorie intake ng 1/4 lamang mula sa normal nitong dummy. Medyo mas madali ito. Mas madali ito, bakit? The usual, 5 days, Monday to Friday, you eat the normal food that you want to eat. Pagdating ng Saturday, Sunday, sample lang yung days ha. Pagdating ng Saturday and Sundays, titimbangin mo na yung calorie ko 1/4 lang nung usual kong kinakain. So, paano nangyayari yun? Kailangan maging active yung mind mo sa pagre-research ilan ang calorie na itong kakainin ko. So, talagang dito makikita mo na yung tao, if you are really interested on doing these things, kailangan magkaroon ka rin ng eagerness to learn more. Halimbawa, ang isang pork chop ba, sample lang, ang isang pork chop ba, pork chop, ay ilan ang calorie nito? So, sabi, babawasan daw ng 1/4. Naintindihan niya? So, yun yun. Kailangan dito, sa mga gumagawa nito, talagang active yung mind sa pagpe-prepare ng mga gagawin niya. Next! Ayon sa pag-aaral, ang 5-2 method ay kasing epektibo ng pagdidisiplina sa calorie intake para mabawasan ang timbang at maiwasan ng ilang metabolic diseases. Katulad na. Gaya na. Ng diabetes at sakit sa puso. Yan! Gayunpaman, ang method na ito ay hindi para sa lahat na nagda-diet dahil maaaring makaranas sa pagkahilo ang gagawa nito sa mababang calorie intake ng dalawang araw. Kasi sanay yung katawan mo, tingnan nyo ha, ng limang araw na normal. Biglang yung susunod na dalawang araw, kukulangin ng calorie yung katawan mo. Hahanapin ang katawan mo, pwede makara... Uy, parang nangihina ako, nahihilo ko. Yan, nararanasan nyo yan pag nalilipas ang kinang gutom. So yan, lalo na kung ganito talaga gagawin mo sistema. Okay, yan po yung 5-2 method. Next! Eat, stop, eat. Ito yung ESES. Eat, kakain. Stop, hihinto. Eat, kakain. Okay. Parang ano, pas eating to ah. Ha? Pas eating. Hindi, sige, eat. Go. Stop, eat. Parang ano? Para sundalo. Oo, oh, di ba? Ang parang ito ay hindi pangkaraniwang approach intermittent fasting dahil kinapapalooban ito ng pagpili ng isa o dalawang araw sa loob ng isang linggo kung saan hindi kakakain ng isang buong araw. Pipili ka ha, ng isa o dalawa araw sa isang buong linggo. Let's say, okay, ganito rin yan. Oh. Pinili ko dalawang araw, Martes, Help Forum, at saka Friday. So, hindi ako kakain yung araw na yun. Naku, yun medyo mabigat yun. Tama? So, tuloy natin yung paliwanag. Maaring kainin ang mga nais mo sa nalalabing araw, pero inirekomenda pa rin na isang maayos na diet ang dapat sinusunod dito. Oh. Ang method na ito ay sinasabing nangangailangan ng malakas na willpower para hindi kumain ng isang buong araw. 24 hours yun, ha? Pag sinabi, kung isa lang ang napili mo, every Wednesday. So, kaya nga eat, di ba? Tapos, simula Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kakain ka hanggang ano. Eat yun, eat. Pagdating na Wednesday, 24 hours wala. Walang kain. Hindi, kain lang po eh. So, tubig pwede yun. Okay? Sige. Ano to? At maaaring ding magresulta ng... Buying, eating, o sobra-sobra. Kasi ang nangyayari doon sa iba, Wednesday, hindi kumain. Pagdating ng Thursday, binabawi. Hindi. Mali. Normal ulit ang kain mo. Nagets nyo? So, the whole 6 days, kung isa lang ang napili mong araw, the whole 6 days, normal eating process. One day, no food for 24 hours. And then, pagbalik mo ng Thursday, normal eating process. Ayun. So, yan po yung tinatawag na eat, stop it. Sa mga nanonood, pinakikita lang namin sa inyo yung mga methods of intermittent depende sa kakayanan. Unang-una ng utak mo, tandaan, lahat magsisimula sa utak. Uh-huh. Ito yung gusto mo, gagawin mo yon. Uh-huh. Pag ayaw ng utak mo, don't do it. Ayaw na nga ng utak mo eh. Yeah. Hindi magiging tama ang resulta. Anything na ayaw ng utak mo at ginawa mo will give you bad results. Yon. Kaya, ito, bago tayo matuloy dyan, paalala sa mga magulang, huwag kayong mamili ng kurso ng anak. Alam ko, gusto natin mapaganda ang buhay ng ating anak. Tama. Pero alam nyo ba na kapag kayo namili at hindi gusto ng anak, hindi niya gagawin na maayos yun?
at hindi magiging maganda resulta. Nagiging failure, ano? Nagiging failure. Maraming nagfe-fail sa ganyan dahil sinusunod ng bata yung gusto ng magulang. Dalawa kayong fail. Dalawa kayo. Failed siya, failed ka din. Kasi so, gusto. Tingnan mo muna, ang trabaho ng magulang, pag nasa wastong kaisipan ng mga ang anak, i-guide lang natin sila. Pero hindi manduhan. Okay? Kung ano gusto niya, pero kailangan yung tama naman. Tay, tay, gusto ko maging kidnapper. Kidnapper? Suportahan ka. Bakit hindi nalang carnapper? Okay, mga ganon. Kailangan yung tama. Okay? Ngayon, paano nila malalaman yung tama? Ipaliwanag mo. Kasi meron, halimbawa, ako, doktor ako. Gusto ko siyempre maging doktor kahit isa sa anak ko. Ayaw nila. Lalo ni anak kong kambal, ayaw. Mm-hmm. Ang gusto ng anak ko, basketball player. Ang layo nun. Layo. Alam mo, i-dribble nun yung mga pasyente. Pwede. Shoot nila. Tama? Oh, sabi ko, ano gusto nyo? Player daw. Yung isa piloto, yung isa engineer. O, sige, kako. Pero pinapaliwanag ko, ano naman ang kaibahan nung pagdodoktor sa kung ano yung kurso nila. Mm-hmm. Tama? Ganon. Okay? So, huwag niyong pilitin. Pag hindi, pag ayaw ng utak, ang resulta, failure. Next! Okay. The warrior, alternative day fasting. Uy! Ito, alternative day. Oh. Madaling sundan ang intermittent fasting plan na ito dahil ang fasting ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasalit-salit lang ng araw. Uy! Andali lang na ito, every other day, kung tawagin natin. Every other day. Sa paraang ito ay maaari mong kainin ang mga gusto sa araw na hindi ka nag-fasting. Kakainin ko lahat ng gusto ko today, pero yung kain na hindi sobra ha. The normal eating procedures nyo. Okay, kinabukasan, ang method na ito ay sinasabing may totoong benepisyo para mapababa ang timbang, lalo na kung sasabayan ng pag-eehersisyo. Yun, lahat to, hindi ubra na walang exercise at pawis. Tama. Kung wala yung 7 doctors, huwag nyo gagawin to. Baka ikasakit nyo pa to. Tama, eh, no? 7 doctors. Lagi yan ang tinuturo natin, discipline. Okay, next, diet. And last diet. Ito, matindi to. Is the warrior diet. Naku, magsusuot ka niya ng bahag lang. Ha? Bahag? Bakit bahag? Warrior tol. Hindi. Ano ba? Ba yan? Okay. Sinunod ang parang ito base sa naging eating pattern ng mga ancient warriors. Oh, ancient? Oh. Ano yung ancient? Yung mga sinauna. Wow. Yan, makaluma. Ang Tagalog ng ancient, Atoy. Bakit? Eh, siya baka luma. Gusto ba tumawa? Ancient. Yan. Aray. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng kakaunting pagkain sa loob ng 12 oras. 12? 12 Konting hours. Pagkain? Sa 12 oras. 12 hours. At 4 na oras na window para makain ang mga nais nilang kainin. Naku, medyo may oras to. Maganda to. Iminumong kahit na sa loob ng 12 oras ay kumain lamang ng kakaunting dami ng dairy products. Naku, marami kasing, alam nyo ang dairy, yan yung matataas ang calories, yan matataas ang glucose. Mga dairy, kaya nga pinagbabawal natin yan sa mga may bukol at cancer. Yung dairy. Okay, nilagang itlog at Oy! Kariwang prutas. Nasubukan mo bang nilagang itlog mo? Oo. Mahapdi. Itlog. Oo. Tsaka nababanat siya. Di ba kulubot? Pagka nailaga, nai-stretch. Sa ano, di ba, hot spring? Pagka sa hot spring. No, pag ahon mo, no? Dati, ano siya? Yung... Lay-lay siya. Ba't ganyan? Yung tawag yung lusaw. Hindi alam balance yan, eh. Unbalanced. Meron kang egg imbalance. Kung ang mga babae may hormonal imbalance, ang mga lalaki may? Egg imbalance. Nilagang itlog at? Pero mayroon bang color imbalance? Ano? Color imbalance? Ano yun? Yung dark at saka lighter. Sa itlog? Sa itlog. Ay, hindi ako masyadong... Nakita ko itlog mo eh. Color imbalance. Dark brown? Sabi nalang dark brown daw. Ayun, yung warrior diet. Yeah. Oh, pero yan ha, yan yung kailangan may sariwang prutas at gulay.